I hope may natutunan naman kayo dito sa ating lesson, no? So, magsagot kayo sa mga tanong dyan. Then, mag-subscribe na rin kayo sa ating channel para ma-notify kayo agad kung mayroon na namang video si Sir Mangoma. Ganun lang yun. Okay? Ganun lang kasimple. See you in the next video. So, ito siya audit risk model natin. Your detection risk is equal to your acceptable audit risk or your audit risk divided by inherent risk times control risk. So, wala naman dyan kasing yung performance materiality, di ba? Wala ka naman makita dyan na materiality, di ba? Puro naman risk. Okay? Puro risk yan. So, kapag audit risk model, o din pinag-uusapan natin lahat dyan is puro risk. Okay? Detection risk is equal to your audit risk divided by inherent risk times control risk. In the previous video, we discussed about the inherent risk and control risk more on the side of risk of material misstatement, di ba? That is actually out of the control of the auditor. But since this objective 6 and onwards, we will discuss now the acceptable audit risk and the other portion of the risk which the auditor can have some hand, o ibig sabihin, yung may magagawa siya. Okay? Yes, sir? Now we have this acceptable audit risk or yung simply the audit risk. Okay, yung kaya or okay lang natanggapin ng auditor na risk. Or which is manageable para sa kanya. Okay? Manageable. Kaya niyang i-manage. So, auditors must decide the appropriate acceptable audit risk for an audit. Okay? So, sa engagement risk na yan, ano ba yung i-accept ng auditor? Okay? So, kasi pagka tinawag natin mga engagement risk, so, it's the overall risk associated with an audit engagement. Okay, so ano ito? It's the risk that an auditor, your auditor now, or an audit firm as a whole will suffer harm after the audit is finished. Ibig sabihin, pag na-issue na yung audit report, ano ang kinabukasan na naghihintay para sa auditor kapag individual or audit firm kapag it's a team?
even though the audit report was correct. Okay, kahit pa kasi correct naman yung naibigay mong audit report, according to the evidences and procedures you have done, pwede pa rin naman kasi na may risk associated with it. Okay, so that this now engagement risk is connected or related to your modification of the acceptable audit risk or the risk that you will be issuing a wrong audit opinion. Okay. So research points to several factors affecting engagement risk and therefore acceptable audit risk. So i-consider mo ngayon itong the degree to which external users rely on these statements. So gaano ba katindi ang reliance ng mga users of your information from the financial statements kapag nag-decide sila whether they will invest, they will hold their investment, or they will withdraw. So that's the potentiality, okay? So gaano ba sila magre-rely sa iyong report as the auditor? And then the likelihood that the client will have financial difficulties after the audit report is issued. So kahit sa kasi ang audit naman it's a historical, no? It's an audit or a review of the historical performance of the company and the standing of the company in terms of assets, liabilities, and equity as of the time being audited. Okay, so for example, we are auditing now year 2021. We do not consider yet 2022, so that there's a likelihood nasa 2022 pala the client will have financial difficulties. Then there must be some we can say inconsistency, no? Na in the past okay na okay yung company, you of course basing from that performance and standing, you issued unmodified unqualified audit opinion, but sa hinaharap pala eh mag in the brink of bankruptcy na pala siya. Okay, and then another factor here is the auditor's evaluation of management integrity. So, paano ba talaga mag-operate itong management? Are they honest in their dealings? Straightforward ba sila ganyan? Because it may affect overall the financial statements fairly presenting your the standing of the company, the performance of the company. Okay, kung doubtful ka na as auditor sa integrity ng iyong the management, then you must not accept a high audit risk. Okay, so i-lower mo yung acceptable audit risk so that you will be doing more, you will be gathering more objective evidences. Yes, so in this table we have the methods practitioners use to assess acceptable audit risk. Okay, so now, external users' reliance on the financial statements. Anong gagawin natin para makita natin ba ano ba magre-rely yung mga users sa financial statements? So, examine the financial statements. So, buong bonus yung financial statements. And including the footnotes, such as the Form 10-K for a publicly held company. Okay, ito applicable sa US, no? But anyway, yung financial statement including the notes sa Pilipinas or other countries applicable pa rin naman. Dito siguro sa 10K naman, you can just take note of the general information sheet or the GIS. Then read the minutes of board of directors meetings to determine future plans. So you can gauge something about the direction of the company regarding the minutes on the meeting of the board of directors. One thing here is you can have that, kung alam nyo yung signaling theory. So there is a theory
na tinatawag nating signaling theory. It's not absolute naman kasi theory lang siya, but if the board of directors would now like to finance something using borrowings, okay? When there is a significant investment pero hihiram sila ng pera, it's a signal of prosperity, okay? Signaling theory ito. So they would not like to share yung income much. So that's why fixed lang, di ba, kapag creditors kasi yung mga fixed borrowings, fixed interest kanyan. So they will only get yung fixed interest as per agreed. Pero kapag ang ginamit nila is equity, ang signal daw dito is medyo delikado daw yung company, because in the understanding that kukuha sila ng mga investors, stockholders, so that sa something bad happens, they will be sharing in the losses. Okay, anyway, signaling theory, but you can consider that. Then, you may also read the financial analyst reports for a publicly held company. So, what are the forecasts? What are the financial analysts can say? Okay? And then, discuss financing plans with management. Related din sa signaling theory. Or, in short, pwede mo bang malaman kung meron bang gustong magpautang? Meron pa ba silang available credit line? Or lahat na ng mga support from lending companies ay nag-withdraw, then it's something you need to consider to lower your acceptable audit risk. Then, likelihood of financial difficulties, makita mo naman agad yan sa ratios, kung pababa na yung mga trend ng ratios nila, kapag dapat sana is mataas. For example, in your liquidity ratios, ideally, kapag sinabi dyan is 2:1, di ba yung current ratio, or at least naman 1.5:1, pero nagde-decline, then there must be a looming difficulty. Okay, and then other analytical procedures to check the trends, profit margin, the competition, okay? Or pwede rin yung industry, it's belonging to highly technological, there is an advancement. So, laging nagbabago yung environment. Or, halimbawa, sa mga tech companies, di ba? What is in this time? Ano yung usong-uso? After a month, hindi na yan uso, wala nang bibili, di ba? So, you can check. Or kayo, ngayon, gustong-gusto nilang gumamit ngayon ng mga sasakyan which are very reliant on the petrol, di ba? Or petroleum. Pero nitong paglabas ng Tesla, makita naman natin ang daming mga bumibili ng Tesla kahit gaano makamahal. So it's disrupting the automobile industry. So if your client is belonging to the automobile industry, can it also innovate to have this electric car, ganyan. Or else, di ba? Ang trend kasi ngayon, nagiging electric na rin lahat eh. Even din yung, kung pasin ninyo, yung mga motorcycles, di ba? So, itong Harley Davidson, karoon na rin actually ng electric bike. And then, examine historical and projected cash flow statements for the nature of cash inflows and outflows. Yes, yung direction kasi ng cash, yung pagpasok, paglabas, makita mo na dyan yung pangyayari talaga. If there is a decrease in the cash inflow for your operations, then it's a bad sign. Okay? Or mabagal yung cash cycle. So, there must be big revenue, but yung collectibility pala is doubtful. So, walang cash inflow, it's already a red flag. Okay? And then, cash outflow nila, saan ba nila gagamit yung mga pera nila? Are they investing or not anymore? There may be a question whether they will be able to upgrade their operations, their capacity, like that. Okay? And then, management integrity. Okay? So, yun na, sinabi ko na rin kanina, you just check the integrity of the management. Okay? If you can really rely what they are telling you, are they really compliant to the objectives, strategy of the company?
to the vision, mission of the company? Is there a goal congruence or they are micromanaging? Okay, so like that. And then, yes, you have to answer this in the comment section. Define the audit risk model and explain its term in the model. Explain the causes of an increase or decrease planned detection risk. Yes. And then objective 7. Consider the impact of several factors on the assessment of inherent risk. So now we have this inherent risk. So ito kasi kung walang controls, that is the possibility or probability that something might go wrong. Okay? So kung ganun nga, you should be able to predict kung saan yung mangyayaring misstatement or where will there be something wrong. Okay? And then kung saan yung the most, okay, para doon ka magtuon ng pansin, and saan naman yung least likely, so that you may ignore, maybe you may ignore kung wala na talagang time, or you may consider it as the misstatements are very remote, then do not devote any more effort on such aspect of the financial statement. Okay, so as stated, your assessment of the risk will now affect your evidence accumulation, gaano ba karami. Then the assignment of staff, so ilan bang staff ang ilalagay mo sa section na yan, for example in the revenue cycle, cash payment cycle, ganyan, ilan, at sinong ilagay mo, yung mga baguhan ba or yung mga batikan na, okay, yung expert ba or yung trainee pa lang. So it's a depende sa assessment mo ng inherent risk. And then the review of audit documentation. Okay? So auditors begin their assessments of inherent risk during the planning phase and update the assessments throughout the audit. Okay? So now we should consider also several major factors when assessing inherent risk. So by nature, may mga clients, businesses talaga na mas komplikado and then mas critical. Okay? So, anong ibig sabihin? May mga kumpanya talaga na inherently, they are having inherent risk as compared to others. Okay? So, kung tanungin niyo ako ngayon, ano ba ang kumpanya na mas risky inherently? Guys, comparably yung bangko na nagdi-deal with derivatives and other risky but high yield investment is of course inherently mas mataas ang risk talaga dyan kumpara sa bangko na nagpapautang lang and do not deal with derivatives and other instrument with underlyings. Okay? And then, of course, tingnan mo rin yung results of previous audits. Ano ba yung mga opinion ng mga auditors? Lagi bang merong key audit matters or insignificant significant uncertainties, ganyan, that the management was not able to address? Are there misunderstandings with the previous auditors kaya nagpalit? Okay, may mga scope limitation ba? Yes, and then ito bang audit na ito, it's initial ba ito? First time nyo bang mag-audit sa kumpanya na ito or is repeat engagement na? Okay, because kapag repeat engagement, syempre, inherently or you can say that inherent risk is mas kabisado mo na. Kasi nga pangalawa na eh, or hindi lang pangalawa, 3 years, 4 years, ganyan. Then, of course, regarding related parties. Okay? So, ito kasi kapag related parties, there are related transactions, related transfers. So, there must be something regarding the elimination of entries kapag ka nagkaroon na ng consolidation of
financial statements, which may be overlooked, okay, kumpara sa isang kumpanya na wala namang related party transactions or separate, nag-ooperate lang siya. Okay? Meron din kasi mga pag-related parties, of course, yung consider mo rin yung key personnels that a company has a manager in a segment which is also the manager of another segment. Ganun. Or key personnel din sa another company. And then, ito rin, complex or non-routine transactions. Of course, mas mataas ang inherent risk kapag hindi lagi-laging ginagawa. Okay? Aside sa hindi alam ng mga nagre-record yan, walang established na operations manual patungkol sa mga ganyan. So, inherently, mas risky yung mga complex non-routine transaction. And then, judgment required to correctly record account balances and transactions. So, your judgment may be biased or without any basis. Or your judgment, the judgment of the bookkeeper may be wrong. Okay? Then, the makeup of the population. Gaano ba karami ang mga transactions? Ano bang klase ng mga transaction yan? Yung mga volume, malakihang pera ba ang na-involve or tingi-tingi lang, ganon. So, factors related to fraudulent financial reporting also. And then, yan, pagka merong mga babaguhin, smoothing ng financial reports, window dressing, ganyan-ganyan. Meron ba silang mga pressures, opportunity? Ano pa yun? Rationalization, di ba? Yung fraud triangle. Then, factors related to misappropriation of assets. So, madali ba itong makuha yung asset at gagamitin nila for personal use? Okay? So, cash inherently is the most risky asset actually. Kasi madaling manakaw. Then, small volume, ay small size pero high value siya. Halimbawa, mga diamond, pwedeng manakaw, di ba? So, explain what is meant by the term acceptable audit risk. And then, what is its relevant to evidence accumulation? May epekto ba kapag ka ang acceptable audit risk mo ay mababa? Ibig sabihin ba nito ay mas marami kang evidence na kukunin? And vice versa, kapag acceptable audit risk mo is high, konti lang ang kailangan mong accumulate, please comment on the video. And then explain the effect of extensive misstatements found in the prior year's audit on inherent risk, planned detection risk, and planned audit evidence. Okay? Now, we consider the relationship of risk to audit evidence. Meron bang relasyon itong dalawa? Tingnan natin. Okay, so factors influencing risk and relationship of risk to planned evidence. So tingnan nyo, ang importante kasi dito is yung relationship, no? Is it direct or indirect? So for example, these are the factors influencing risk. And then these are now the type of your types of your risk and then your audit evidence. So first we consider the three: reliance on by external users, likelihood of financial failure, integrity of management. So regarding your acceptable audit risk, it has a direct relationship to planned detection risk. Okay? So, yung detection risk kasi ulitin lang natin, it's the risk that you will not be able to detect or you will not be able to uncover a material misstatement. Okay? So, diretso ang relasyon nila yan. Kasi pag ang acceptable audit risk mo is low, yung planned detection risk mo also is low.
Bakit indirect ngayon yung relation niya sa plant audit evidence? Because kapag plant detection risk is low, your plant audit evidence is high. Gets nyo dong. So, next. Dito naman sa inherent risk. I advise you, no, i-memorize nyo itong mga to. Itong mga acceptable audit risk at yung mga risk na nag-influence dito. Ganon. Okay? So, pinakamarami sa inherent risk. So, about the nature of the business, results of previous audits, initial versus repeat engagement, related parties, complex or non-routine transactions, judgment required. So, pag maraming ginagamit na judgment yan, mas inherently risky yan. Okay? Kasi nga, walang sound na established criteria. How to measure, how to recognize something. Judgment laang. E paano kung mali yung judgment mo, judge? Makeup of the population, factors related to misstatements arising from fraudulent financial reporting, susceptibility of assets to misappropriation. So, ito, inherent risk lahat ang mga ito, okay? And then, indirect yung kanyang relation sa plant detection risk. Kasi kapag inherent risk is high, your plant detection risk should be low. Kapag ang plant detection risk mo is low, yung plant evidence mo dapat is high. Okay? Kaya indirect. So, baliktad. So, kung mataas ang inherent, mataas ang plant detection risk, ay pag mataas ang inherent risk, dapat mababa ang plant detection risk. Okay? Yung risk mo kasi ibabaan mo. Okay? So, pag binabaan mo ang risk, dadamihan mo ang audit evidence. Gets mo dong? Sige, nakalimutan natin i-connect kanina. Yung acceptable audit risk, pag idiretso mo siyang i-relate sa evidence, indirect lang din. Bakit? Kapag ang acceptable audit risk mo is mababa, gusto mo mababa ang tatanggapin mo ng na-risk, syempre dadamihan mo ang audit evidence. Gets mo dong? Dito tayo sa control risk. Effectiveness of internal controls. Gaano ka-effective ang internal controls? At kung effective, bilang auditor, you will rely. Okay? Ibig sabihin, magtitiwala ka na. Dalawa lang kasi ang aspeto naman ng audit class na mahirap. It's the audit of internal controls and then audit of, or yung substantive testing. So kapag ka internal control kasi ang pinag-uusapan, you have to have first understanding of the internal control. Okay? Yun. So, intindihin mo muna paano mag-work or mag-operate yung internal controls or yung safeguards na nilagay nila. And then, kapag naintindihan mo na, you will assess now its effectivity. Okay? Assessment. So, una, understanding. Next, assessment. So that, kapag katiwa-tiwala, ibig sabihin yung internal control is nag-conclude yung auditor na effective siya, then the auditor will now rely on the internal controls. So, pagka ganun kasi class, kapag mag-rely ka sa internal control, ang balak mo actually is lesser substantive testing ang gagawin mo. So, ano ang next step mo kapag nag-rely ka sa internal control? You should again, evaluate the internal controls. Patunayan mo na talagang effective siya. Okay? Kasi nga, kapag effective, the control risk is low. Okay? So, pag ang control risk is low, plant detection risk mo is okay na ang high. So, indirect relationship, di ba? Or indirect ba? Inverse pala, sorry. Since the beginning, inverse pala. Or, yes, inverse, baliktad. And then, needless to say, kapag ang control risk is high, eh, syempre, yung plant detection risk mo dapat is low. Kasi nga, ang ginagawa lang natin sa audit class is binabalance natin. Okay? So, dito kapag control risk, idiretso mo naman siya ngayon sa audit evidence, it's direct yung relationship. Kapag control risk is high, dapat ang
audit evidence mo is also marami, okay? Or high in amount, high in volume, okay? I hope na gets nyo yun, okay? Gets mo dong relationship, okay? May relasyon ang evidence and factors influencing risk. Auditors are responsible to risk primarily by changing the extent of testing and types of audit procedures, including yan, unpredictability. So kapag ka risky, yan, risky yung ino-audit mo, marami kang nakitang inherent risk, control risk, dapat unpredictable ka. Surprise mo yung client, surprise mo yung mga staff. Okay, hello, audit here, ganyan. Pero hindi ka nagsabi ahead of time. I will count your cash, ganyan. I will check the securities. Hello, I'm here. Can we drive the car? Is it running? Pwedeng patikim na itong alak. Totoo bang hindi siya expired? Hello, ganyan-ganyan ka, diba? May I see kung mga nakadisplay dito is hindi sila lumampas sa kanilang best before date. Ganun-ganun. May I see kung yung mga price na nakalagay dito ay updated. So, unpredictable ka. Susulpot-sulpot ka. Okay? Yun yung kapag risky. And then, gawin mo is more on the year end kasi dyan nangyayari maraming kalokohan. Okay? Kung gusto mo, interim, eh, monthly gawin mo. Sige. And then, modifying your audit evidence. So, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin po kasi nito, modifying your audit evidence is gaano ba kadami yung evidence na kukunin mo. As the risk increases, of course, the amount of your evidence should also increase. Okay? And then, kapag ka naman regarding the quality of your audit evidence, kapag kayong quality ng audit evidence mo is high, then you may decrease yung amount ng or yung quality, you may decrease the volume. Okay? Ulitin ko. Kung yung audit evidence quality is high, okay, so reliable yung audit evidence na nakuha mo, then kahit konti lang, okay, ang makuha mong audit evidence. Okay? Kasi nga kung pare-pares naman ang quality, high quality naman lahat yan, it's already enough to corroborate the recorded amounts, the balances. Okay? So, it may be appropriate already. It's reliable, it's relevant. Okay? So that you can conclude na tama yung magiging audit report, yung opinion mo. Okay? And then, requiring more experience staff. So, kung mas risky, syempre, ilagay mo dyan yung mga batikan. Pagkaamoy pa lang nila ng libro, alam na nilang naluto yan. Alam na nila na yung accountant ay cooking the books. Okay, experience na kasi yung mga yan. Eh, kung mga baguhan pa lang yan, nervyos. Okay, hindi niya alam pinaggagawa niya. Wala, hindi siya maghanap ng material misstatement kung hindi siya masyado pang na-train. We can allow them to do the audit sa mga areas lower risk. Okay? And then kapag risky talaga, you review the engagement more carefully than usual. Okay, review ka ng review. Saan ba ang pagkakamali? Saan kaya ang pwedeng magkamali? Saan kaya ang pwedeng karoon ng kapalpakan? Okay. So, magiging more careful ka. Kasi nga, alam mo, risky eh. Other factors to consider. Audit risk for segments. Okay, so, yan. Kung maraming separate na may mga branches, ganyan yung company. Kasi mas mahirap yan, class. Okay, kapag located in different areas, geographical separation, we can say na yung branch is more relaxed kaysa home office. Galing ako dyan. Yung kapag ka sa head office, ay nako, nervyos lahat ng mga tao dyan kasi nandyan yung mga big boss. Dun sa branch, pwede nilang isara yung isang pintuan. Tapos, relax-relax ng konti. Pag umuulan, wala na magbenta. Parang ganon. Ay, we cannot really say. Pero yung mga segment na yan, may mga mas kakaroon ng risk dyan. Relating performance, materiality, and risk to balance audit-related object. So, yung itong
performance materiality kasi is ano ba yung matatanggap mo, sa ano ba yung threshold mo, okay? Na okay lang pagbibigyan mo kahit merong misstatement. So, to balance related audit objectives. Then, measurement of limitations. So, of course, we cannot do everything. You should know how much you can do given the time, the money, the stuff that you have. Okay? So, pag sobrang risky yan, at sa tingin mo, hindi nyo na kayang makalkal lahat ng records, ma-evaluate lahat, then, you must make adjustments. Okay? Para ma-meet mo yung deadline, ma-beat mo yung mga gusto mong gagawin. Okay? And then, test of details of balances, evidence, planning, the worksheet. So, pag mas risky kasi, you must go into test of details of balances or yung substantive testing kasi. So, pagka nakita mo na yung internal control is not reliable, hayaan mo na siya, okay? Do not test anymore the internal control. Diretso ka na sa test of details of balances and the test of transactions. Then, revising risk and evidence. Okay? So, kapag may nakikita ka na hindi naman pala risky, then you may lower your guards. Okay? So, lower mo yung evidence na kukunin, then yung acceptable audit risk may be higher. Okay, and sa number 5 naman na situation, high yung acceptable audit risk mo. Okay, you are willing, you are taking chances. Inherent risk is low, then control risk is medium lang naman, and then plan detection risk is medium, then medium naman ngayon yung evidence. Okay? So, pag-aralan nyo lang itong table na to, dapat naintindihan nyo class. Kasi pag ganyan yung tanong ngayon sa board exam, even sa actual practice, syempre alam nyo dapat gagawin ninyo. Catch mo dong. Then now, discuss how materiality and risk are related and integrated into the audit process. So, paano ba itong materiality and risk are related? Ano bang connection itong dalawa? At paano naman sila ngayon i-connect sa audit process mo? Okay? So, kapag ka ba material, yung level of materiality mo is low, ibig sabihin ba, mas marami kang gagawin ng mga audit process. Kapag ka-risky ba, ibig sabihin yung audit process mo, more on your analytical procedures or more on the substantive testing or more on the internal test of controls lang. Okay? Malaman natin yan. But anyway, kung ganun man, wala man ang performance materiality or your acceptable threshold sa audit risk model, yung combination of performance materiality and the audit risk model factors determines the flood audit evidence. Kasi nga itong materiality ang magseset kung ano ang material misstatement at immaterial misstatement. So parang bibigyan ko yun ng example. Kapag ka may error ba na 10,000, material ba yan or immaterial? Sagot. Ang sagot niyan, it depends on your performance materiality or your threshold. Kapag ang nilagay mo or planned mo na threshold or acceptable na materiality level is 20,000 below is immaterial, then your 10,000 is immaterial. So, hindi mo masyado siyang pagtutuunan ng pansin. Okay? Yung amount na 20,000, ay yung amount na at above 20,000, yun ang mga material. So, yun ang pagtuunan mo ng pansin. So, may effect itong performance materiality sa yung risk sa evidence. Okay? Sa evidence. Okay? So, therefore, kung lahat ng nakikita mong error ay material as to your threshold, then you must gather more evidences. Eventually, kung lahat ay exceeding your threshold, then your audit opinion according to your gathered audit evidence will be crafted. Now,
Here is the relationship of performance, materiality, or your threshold, level, and risk to plant evidence. So, ito na naman importante dito class yung relationship. Okay, relasyon. So, now we have the acceptable audit risk. Ayan. So, tingnan nyo, itong tatlo na ito, ito yung mga kailangan mo para ma-compute mo yung detection risk. Ito yun, no? Now, itong performance materiality, it's a separate aspect. Saan lang siya may epekto? Dun sa yung planned audit evidence. By the way, tingnan na lang natin ang relationship. Acceptable audit risk, ang relationship niya sa planned detection risk is direct. Bakit ganun? Kasi kung ang audit risk mo is acceptable mo is low, planned detection risk mo also is low. Okay? Gets mo dong? Then, if your acceptable audit risk is low, planned audit evidence is high. So, inverse. Kapag baliktad din natin, ang acceptable audit risk mo, yung risk na kaya mong tanggapin o gusto mong tanggapin is high, then your planned audit evidence is low. Gets mo dong? Gets mo dong? Now, so we have the inherent risk. So, itong inherent risk naman, ano ang relasyon niya dun sa plant detection risk? Inverse din siya. Kasi nga, kapag ang inherent risk is mataas, your plant detection risk should be low. Gets mo dong? And can you connect mo dun ngayon sa may plant audit evidence naman, direct. Kapag mataas ang inherent risk, your audit evidence should also be high in quality. Okay, kung pwede damihan mo. Okay, para ma-assure mo talaga yung gusto mong hanapin or patunayan. Yups. Now, we have the control risk. Ang relationship din nito is inverse and direct. Okay? So, itong inherent risk and control risk, same ang relationship nila dun sa planned detection risk and planned audit evidence. Ito kasing inherent risk and control risk, sila yung nagbibigay ng risk of material misstatement. Ito yung mga uncontrollable sa part ng auditor. Okay, wala na siyang magagawa dyan. Kasi nga inherent na yan, nandyan na yan. Itong control risk, hindi naman yung auditor ang nagbigay dyan. Management ang naglagay. Okay, so ang magagalaw na lang ngayon ng auditor is yung acceptable audit risk. Okay, anong tatanggapin niya? Anong plano niya ngayon sa detection risk? Then, anong plano niya sa audit evidence? Ganon. Now, we relate now itong performance materiality inverse din. Gets mo dong? Kasi nga, kung ang performance materiality mo, yung threshold mo is low, mababa, lahat na ng balances na going more than your threshold kapag ka-sales sana, i-test mo yan. Okay, bigyan ko yung example. Kapag ang performance materiality nyo for a transaction regarding sales is 10,000, lahat na ng mga 10,000 above ay i-audit mo, then tirahin mo lahat. Okay? Pero kapag ang performance materiality mo is 100,000 or above 100,000, yun lang ang i-test mo, o di tingnan mo yung mga sales above 100,000. Malamang, kukunti lang yung matest mo dyan. Okay? Or yung, dahil mataas yung nilagay mo na threshold, ibig sabihin hindi na material sa'yo yung below 100,000, di konti na lang ang mag-gather mo na evidence. Kung nilagay mo performance materiality mo is zero, lahat na lang i-test mo. Actually, impossible naman yon, kasi nga sa dami ng transaction minsan. Pero if that is your wish, okay, nilagay mo performance materiality mo zero, lahat na ng sales, lahat na ng expenses, i-test mo, then your audit evidence, planned audit evidence is very high. Di 1 year ka dyan mag-audit. Ito nga yung medyo abnormal sa COA eh. I can say, unquote. Ang kwan ngayon ng COA is 100% testing. Ano yung mabasiko? Kailan pa sila matatapos? Buti sana kung ang dami namang auditors, di ba? Kaya mag-CPA kayo para dadami ang taga-COA. 100% testing. Eh, yung isang
ino-audit pa lang kunyari na school, CSU, ilan na ang kwan? Transaction niyan, edi nagaburan to edi kwan. Auditorin, di ba? Eh, ino-audit niya 2019 pa lang, eh 2022 na naman. Parang ganun. It's up to them. Siguro mas magaling naman sila kaysa sa naisip ko, di ba? Anyway, so itong plant detection risk, yung relationship niya ngayon sa plant audit evidence is inverse. Anyway, kapag ka nag-gets nyo to, kapag ka ang tinatanggap mo na risk is mababa, dapat damihan mo ng evidence. Ganun lang yon. So if the risk acceptable to you is high, then dapat mas magtatrabaho ka. Gets mo dong? So kung sa tingin mo, ayaw mong tumanggap ng pagkabagsak sa iyong subject, never, never, ganun. O di mag-aral ka mabuti. Kung ayaw mong bumagsak sa CPA exam, o di magsipag-sipag ka every night, mag-solve ka ng 5 problem, ganun. So that magpapasa ka. Ganun lang naman yun eh. Okay? There is always a risk, but you can do something. May mga part na hindi mo magagawa na ng paraan. Pero there is always a side na meron kang magagawa. Huwag mong sabihing helpless ka. Okay? There is always a way that you can do something. Kung wala ka na talagang magagawa, eh meron pa rin. Bakit pwede ka namang mag-pray? Okay? You open your Bible and pray. Wala, yan na, eh, wala nang imposible. Okay? Next. Ito, magsagot na naman kayo. Auditors have not been successful in measuring the components of the audit risk model. Ito daw. Hindi naman pala sila successful. How is it possible to use the model in a meaningful way without a precise way of measuring the risk? Eh kung ganun nga naman, ano pang silbi ng audit risk model kung ganun lang din naman? Di ba? Hindi din naman talaga ma-relate into numbers. Eh, kung ako tanongin nyo dyan, guide lang naman kasi ito, mga tol, okay? So, kapag yung gusto mo na risk is mataas, o di, yung plan mo, plan detection risk mo is high, automatic, eh, may epekto rin yan sa mga gagawin mo na audit procedures. Kahit hindi naman na absolutely correct yung audit risk model, meron at meron siyang maitutulong para sa iyong initial estimate analysis ng kung ano ang gagawin mo. Next, explain how audit risk and materiality are related. Paano ba ito? Direct ba? Indirect? Eh, sagutin nyo naman yan. And why they need to be considered together in planning an audit? Sagutin nyo naman yan. Sinagot ko na yung una. Next. Okay, so ito may copyright.